Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa nating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan ay tungkol sa sanhi ng pagkakaroon ng bato sa apdo o yung tinatawag na gallstone o tinatawag din itong gallbladder stone. Ako kaibigan ay isang tao na nakaranas ng pagkakaroon ng gallstone. Ibabahagi ko sa inyo ang mga sanhi ng pagkakaroon ng bato sa apdo at kung ano ang dapat gawin para ito ay mawala. Pero bago yan mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. Ang gallstone o bato sa apdo ay tumutukoy sa pamumuo o pagkukumpol ng mga sangkap sa loob ng apdo o gallbladder. Ang mga namuong sangkap na ito ay may hawig sa mga bato, kaya naman ito ay tinawag na gallstone. Namumuo ang sangkap na ito sa loob ng apdo, kaibigan, kapag nagkaroon ka ng kakulangan sa balanse ng mga kemikal sa loob nito. Ang mga sintomas ng gallstone ay ang labis na pananakit sa apektadong bahagi. Ito ay ang tagilirang bahagi ng iyong tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Pagminsan ay pagkakaroon ng lagnat, paglobo ng tiyan at impacho, maging ang paninilaw ng ilang bahagi ng katawan, kaibigan. Sabi nila may mga naiinom daw na gamot para mailabas ang bato sa apdo. Ngunit mga kaibigan, ika nga ni Doc Willie, kung meron ka rin lang pampa-opera, ay ipa-opera mo na lamang ito. Kaya pinakamainam pa rin ang operasyon upang ganap na matanggal ang mga bato sa loob nito. Alalahanin mo rin kaibigan na kahit matanggal mo ang bato sa apdo, ay maaari pa rin ito mag-reoccur o magkaroon uli ng pamumuo ng bato sa apdo. Kaya mas makakabuti na mabigyan ka ng magandang payo ng iyong doktor. Bibigyan lang kita ng kasaysayan dito sa pagkakaroon ng bato sa apdo, kaibigan. Bago pa ang 19 na siglo ay kilala na ang kondisyon ng gallstone. Subalit ang pag-alis sa apdo sa katawan ay makabago ng paraan ng paglunas sa sakit na ito. Noon ito ay nilulunasan sa pamamagitan ng isang procedure na isang uri ng paraan para mabuksan ang apdo para alisin ang mga bato at likido nito. Sa panahong iyon ay inaakala ng mga manggagamot na kapag inalis ang apdo ay mamamatay ang pasyente. Subalit ang pag-alis ng bato mula sa apdo ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa lamang. Ang pananakit ay maaaring magpatuloy. Subalit noon pang 17 siglo ay napatunayan na ng dalawang Italiano na mga manggagamot na maaaring mabuhay ang hayop na tinanggalan ng apdo. Subalit, ang natuklasan nilang ito ay nalimutan hanggang noong 19 na siglo. Sa pag-unlad ng pamaraan ng paggamot sa gallstone, napag-alaman na maaari palang tanggalin ang apdo nang hindi namamatay ang pasyente. Kaya noong 1897 ay naging pamalagi ang lunas ang pag-alis sa apdo para sa mga pasyenteng may ganitong kondisyon. At mula noon, hindi lamang nalunasan ang pagkakaroon ng bato sa apdo, nalunasan din ang pagkakaroon ng komplikasyon na dulot ng hindi pagtanggal sa apdo matapos na tanggalin ang mga bato sa loob nito. Sa wakas, noong 1985 kaibigan, ay lalong pang umunlad ang cholecystectomy nang ang isang Aleman na surgeon na si Erich Muhe ay nagtagumpay sa pag-alis ng apdo ng isang pasyente. Ginamit niya ang instrumentong laparoscopy sa kauna-unahang pagkakataon. Nasundan ito noong 1987 nang alisin din ang apdo ng isang pasyente ng isang Pranses na surgeon gamit rin ang pamamaraan. Sa loob lamang ng 2 taon noong 1980s ay nagbago ang laparoscopic na paraan ng paglunas ng gallstone, at mula noon ay naging malaganap na ang paggamit ng paraan na ito sa Estados Unidos.
Kaibigan, may iba't ibang uri ng bato na maaaring mamuusap do. Ang mga ito ay mga sumusunod. Ang gallstone mula sa kolesterol. Ang pinakakaraniwang uri ng gallstone, kaibigan, ay ang mga namuong kolesterol na karaniwan ay kulay dilaw. Ang mga ito ay kolesterol na hindi nalusaw, na may halo pang ibang sangkap. Meron ding tinatawag na pigment gallstone, kaibigan. Ito ay ang uri ng bato, sapdo na kulay itim. O kaya ay kayumanggi. Ang mga ito ay nagdudulot ng sobrang dami ng biliburin, isang uri ng sangkap na matatagpuan kapag nilusaw ng katawan ang hemoglobin. Ano nga ba ang mga sanhi ng pagkakaroon ng gallstone, kaibigan? Ang pagkakaroon ng bato sa abdo o gallstone, ang pinakakaraniwang sanhi ng sakit sa abdo. Kapag ang mga bato sa abdo ay humalo sa likidong bile, ang likidong ito ay hindi makadaloy palabas ng abdo. Maapektuhan din itong magdaloy ng digestive enzyme mula sa pancreas, kaibigan. Kapag nagpatuloy ang pagkakaroon ng bara sa abdo at sa pancreas, ang mga ito ay mamamaga. Ang pamamaga sa abdo ay tinatawag na cholecystitis. Ang pamamaga naman sa pancreas ay tinatawag na pancreatitis. Magdudulot din ito ng iba't ibang mga komplikasyon at impeksyon. Sa ngayon, kaibigan, ay hindi pa malinaw kung paano namumuo ang mga bato sa abdo. Ito ay maaaring nangyari dahil sa mga sumusunod. Malabis na pagkakaroon ng kolesterol sa bile. Ang normal bile ay may sapat na dami ng kemikal para lusawin ang kolesterol mula sa atay. Subalit, kapag nahigitan ng kolesterol ang kemikal na bile, ang labis na kolesterol ay maaaring mamuo at maging bato. Ikalawang dahilan, kaibigan, ay dahil sa mabilis na pagkakaroon ng biliburin sa bile. Ang biliburin ay isang uri ng kemikal na nalilikha kapag nalulusaw ng katawan ang red blood cell sa pamagitan ng atay. May mga kondisyon na kung minsan ay nagkakaroon ng sobrang dami ng biliburin sa atay, ang mga labis na biliburin ay maaari ring mamuo sa abdo. Ikatlo ay ang hindi maayos na paglinis ng mga likido sa abdo. Kapag may nalabing bile sa abdo, maaari rin itong mamuo at maging sanhi ng pagkakaroon ng bato sa abdo. Ano nga bang mga sintomas, kaibigan, ng pagkakaroon ng bato sa abdo o gallstone? Karaniwan, kaibigan, ay walang sintomas ang gallstone. Nalalaman lamang ito ng isang tao na mayroon nito kapag kapansin-pansin ang mga sintomas, katulad ng pananakit ng tagiliran. Isa sa pinakapangunahing sintomas ng kondisyong ito, kaibigan, ay ang pananakit sa itaas na bahagi ng kanang tagiliran. Ang pananakit na ito ay maaaring pawala-wala at maaaring maramdaman sa pagitan ng isang araw, linggo o kaya ay buwan. Ang pananakit ay maaaring sumumpong pagkaraang kumain ng matabang pagkain. Karaniwan ito, mga kaibigan, na sumusumpong kapag gabi. Kapag nagkaroon ka ng pananakit, maaari itong tumagal ng 30 minutes hanggang 5 oras, kaibigan. Ang ibang sintomas ng gallstone ay ang mga sumusunod. Pagkamaselan sa mga mataba at masebong pagkain. Impatyo, malabis sa pagdighay at paglobo ng tiyan. Pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka. Pagkakaroon ng lagnat, paninilaw ng balat at ng mga mata. Mga salik sa panganib, kaibigan. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng bato sa abdo sa pamamagitan ng mga sumusunod na kondisyon. Pagiging malabis sa mataba. Pinapataas ng pagiging mataba ang antas ng kolesterol sa katawan. Nagiging mahirap din para sa abdo na lubusang alisin ang mga laman nito. Labis na pagkonsumo ng matabang pagkain. Ang labis na taba mula sa mga kinakain ay maaaring mamuo sa abdo bilang bato. Pagkakaroon ng pagbabagong hormonal. Ang pag-inom ng birth control pill. Pagsailalim sa hormone replacement therapy. At pagiging buntis ay maaaring maging salik din sa pagkakaroon ng gallstone. Ang mga ito ay nagpapataas ang dami ng estrogen sa katawan
na nagiging sanhi na hindi ganap na pagkaubos ng laman ng apdo pagkakaroon ng diabetes. Ang diabetes ay nagdulot ng pagtaas ng dami ng triglyceride, isang uri ng taba sa dugo na maaaring magdulot din ng gallstone. Pag-inom ng gamot na pampababa ng kolesterol, may mga ganitong uri ng gamot na may side effect na nagpaparami ng kolesterol sa apdo. Pagbilis ng pagbaba ng timbang. Sa mabilis na pagbagsak ng timbang, ang atay ay gagawa rin ng mas maraming kolesterol na maaari namang magdulot ng gallstone. Pag-ayuno o fasting. Hindi gaanong pumipiga ang apdo kapag umiiwas sa pagkain ng ilang panahon. Genetics. Maaari ding maging salit ng pagkakaroon ng gallstone ang genetics. Ito ay mas karaniwang umaapekto sa mga babae, sa mga matatanda na may 60 gulang pataas at sa ilan mang mga lahi. Ngayon kaibigan, paano ka naman makakaiwas sa pagkakaroon ng gallstone? May mga sali sa pagkakaroon ng gallstone na hindi maaaring iwasan, kagaya ng edad, kasarian at lahi. Subalit mayroon ding paraan upang mabawasan ang panganib. Ang unang paraan kaibigan ay pagkakaroon ng vegetarian diet. Napatunayan sa mga pag-aaral na kapag gulay ang karamihang kinakain ng isang tao, nababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng gallstone. Mataas kasi sa fiber ang mga gulay at lubhang mas mababa ang taba ng mga ito kaysa sa karne. Ikalawa kaibigan ay ang pag-iwas sa sobrang matatabang pagkain. May mga taong hindi dapat umiwas sa karne dahil sa medikal na kondisyon. Kung hindi maiiwasan ang pagkain ng karne, dapat ay pipiliin lamang ang mga uri nito na may kakaunting taba at kumain lamang ng sapat. Ang ikatlong paraan kaibigan ay ang pagpapanatili ng tamang timbang. Ang pagkontrol sa tamang timbang ng katawan ay makakatulong din sa pag-iwas sa gallstone. Subalit dapat gawin ito sa tamang paraan at huwag gawin ng biglaan. Susunod na paraan kaibigan ay pagkain ng mas kaunti. Sa halip na kumain ng mas marami bawat meal, sikapin lamang na kumain ng kaunti. Nakakatulong ang paraan na ito dahil mas madali para sa digestive system na tunawin ang kakaunting dami ng pagkain sa tiyan. At ang huling paraan kaibigan ay ang pag-inom ng mas maraming tubig. Ugaliing uminom ng maraming tubig upang makatulong sa maayos na digestion o pagtunaw ng mga kinain sa katawan. So ito lamang mga kaibigan ang ating binahagi tungkol sa pagkakaroon ng gallstone, sanhi nito, kasaysayan ng paggamot dito, at ang mga paraan para makaiwas sa sakit nito. Sana natulungan kayo ng video ito kaibigan, at kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, huwag niyo sana kalimutang mag-click sa ating subscribe button at ating notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.